sa PCG, heightened alert status ng PCG para sa posibleng epekto ng bagyong Marce. At update sa kanilang relief operations, pag-uusapan rin natin kasama si Lieutenant Commander Michael John Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Maminya, magandang tanghali po. Director Nicolette, good afternoon po. Ano po ang mga paghahandang ginawa ng Philippine Coast Guard ngayon para po sa Bagyong Marce? At ano po ang kahalagahan nitong pinakamataas na alert status sa mga tauhan ng PCG po sa mga daungan? Well, tama po kayo dyan, Ma'am Ninyo. Ang Philippine Coast Guard ngayon ay sa guidance po ng ating komandante si Admiral Ronnie Hill Caban has already been directed ito pong ating mga kawani at kasamahan sa Philippine Coast Guard para dito po sa heightened alert. Kasalukuyan po ang PCG ay ito nga po nasa heightened alert status bilang paghahanda sa epekto po ng Bagyong Marce. Ang heightened alert status naman po ay nangangahulugan na ang lahat ng tauhan ng PCG ay dapat naririyan at nakahandang rumisponde. Kaya ito po yung ating mga measures para po mapanatili natin ang kahandaang dapat na ibigay natin yung preparations po natin is on top of this. Dito po naman sa mga paghahanda na ginagawa po natin sa PCG, ang ginawa po natin ay nag-activate na po tayo ng tinatawag po natin, Ma'am Ninya, na DRGs. Ano po? Ito po yung ating mga deployable response group kung saan nagde-designate po tayo ng mga forward deployments at ina-analyze po natin ano po yung mga areas na posibleng tamaan ng bagyo at maapektuhan. So ito po yung anticipation capabilities at mga foresight na ginagawa po natin sa PCG. Aside po doon, yung ating mga search and rescue vessel ay pinaghanda na rin po natin. Tinitiyak po natin na yung pong mga bangkang sasakyan at iba pang kagamitan ay nasa ayos. Ito po yung isa sa mga pinakamahalagang asset po ng PCG na dapat ay nakahanda rin. Yung pong ating pakikipag-ugnayan naman din po sa ating mga local na Disaster Risk Reduction Management Office ay isa din pong mahalagang elemento na ating pinapractice kapag meron po tayong mga ganitong bagay o mga ganitong bagyo na ina-anticipate na tumama po sa ating kalakhang bahagi po ng ating mga lugar. Ano po? So mahalaga po yan sapagkat ang PCG po ay patuloy na nakikipag-ugnayan dito sa mga opisinang ito para po yung ating pwersa tayo po ay makikipagsanib sa kanila at maging handa din po sila sa mga posibleng augmentations na ating kakaharapin during the course nitong si Bagyong Marce. Aside po doon, yung pagtiyak po natin sa kaligtasan ng ating mga pasahero at tripulante, tayo po ay nagre-raise ng ating travel advisory, especially po dito po sa truck ni Typhoon Marce, no? Nadadaanan po niya, immediately po ang ating Coast Guard stations, ang ating Coast Guard substations and district po will issue ito pong travel advisory kung saan hindi po natin papabiyahin yung mga barko upang maiwasan po natin ang mga sakupna sa karagatan. Ma'am Ninya. Okay, sir, paano po ba makakapag-ugnayan ang publiko sa PCG District Northwestern Luzon para naman po sa agarang tulong? Yes, ma'am, no, maaari pong makipag-ugnayan ang ating mga kababayan dito po sa ating Coast Guard District Northwestern Luzon dito po sa kanilang hotline na 09-45-746-3430 at sa 09-36-26-59-447. So ito po yung kanilang mga hotline kapag may mga issues and concern po, kapag may mga kailangan po tayong respondihan at puntahan, maaari po nila itong tawagan. So ano po ngayon ang mga posibleng hamon na maaaring harapin ng PCG sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at publiko dito po sa pananalasa ng Bagyong Marce? Well, Ma'am Ninya, ang isa po sa ating pinaghahandaan at ina-anticipate, ito pong mga pagbaha na naranasan po natin nitong mga nakalipas na bagyo, si bagyong particularly ito po si bagyong Christina.
No? So ito po yung isa sa mga ina-anticipate natin, kaya po tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga LGU. Tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga coastal communities at sa ating sa mga red areas or yung mga hot zones natin, na sila po ay ating ina-alerto at pinaghahanda upang sila kapag dumaan na po o tumama na po ang bagyong Marce, tayo pong lahat ay nakahanda, naka-ready, yung iba po kung maaari ay naka-evacuate na po. Okay, kumusta naman po ang inyong patuloy na mga operasyon, sir, para po sa inyong pagbibigay ng assistance sa mga nasalanta naman ng bagyong Christine at Leon? Yes, Director Nicolette, no? Patuloy po yung ginagawa na delivery of mga relief goods po ng PCG. Actually, ma'am, no, meron po tayong 28,481 na food packs na na-deliver na po dito sa areas po ng Batanes, sa areas ng Naga, Legazpi, kung saan they've been devastated by the onslaught nitong si Bagyong Christine. At aside po doon, ito po ay kinukompose yung po mga food packs na ito. Meron po doon mga bottled waters, meron po doon mga grocery items, and mga clothings at bigas na pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. At para po sa kaalaman ng lahat, nakikita naman po namin yung mga efforts po ninyo, no, kasama rin po ng AFP. Pwede pong malaman ano yung kaibahan ng efforts ng AFP at ng PCG, or pareho lang ba? At ano po yung mga training na inyong pinagdaanan? Meron rin po ba kayong mga first aid training at iba pa para po masagawa itong mga rescue and relief operations? Well, ma'am, part po ng Ma'am Nicole, no, Ma'am Ninya, part po ng ano natin yan, ng pagsasanay before po tayo maging kawani or mga personnel po ng ating PCG. Ito pong tinatawag natin na WASAR training or yung Water Search and Rescue Operations and Trainings po natin. Ito po ay ating hindi lang ino-offer sa PCG. Binibigay din po natin at pinapaalam din po natin ito sa ating mga local disaster risk reduction management office. Particularly ito pong areas kung saan mas malimit dumadaan itong mga bagyo, para po lahat tayo ay nakahanda, tulong-tulong po tayo dito. Regarding naman po sa mga operasyon na ginagawa po ng PCG and AFP, kung ano po ang pagkakaiba, kami po ay patuloy din nakikipag-ugnayan sa kanila. Tayo po ay sama-sama dito na iisa po tayo ng intention, no, maihatid agad ang tulong at ang serbisyo ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Alright, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga kababayan na natin kaugnay ng Bagyong Marce. I understand pinagbawalan nyo na pong maglayag ang ating mga mangingisda. Ano pa po ang iba nating mga bilin sa kanila? Ma'am Ninya, napakahalaga po na tayong lahat ay maging aware sa status po ng bagyo. Malaman po natin kung saan po at kung ano pong mga lugar ang itratrack or dadaanan ng bagyo para tayo pong lahat ay makapaghanda. Malaki pong bagay ang ating mga tinatawag na PEDRA o yung Pre-Disaster Risk Assessment na patuloy na ginagawa po ng ating mga kasamahan sa OCD, sa ating mga kasamahan sa NDRRMC, at ito po yung mga nagiging basis natin ng ating mga anticipation at the same time yung ating mga forward deployment. So para po sa ating mga mamamayan at kababayan po, maging alerto palagi at maging mapagmatsyag po sa paparating na Bagyong Marce. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Commander Michael John Encina, Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard.